ang taong nabaliw matapos makagat ng isang asong may rabies. Maligayang pagbabalik, kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang taong nagsuffer ng lubusan matapos niyang makagat ng isang asong may rabies. Pero bago natin simulan ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bagong video na aking ilalabas. Ang rabies ay ang isa sa pinakadelikado sa lahat. Dahil sa sandaling lumitaw na ang mga sintomas nito, wala nang makakapigil pa sa impeksyon na dala nito. At ganyan ang nangyari sa taong ito. Tandaan mo na walang pinapatawad ang rabies, masakit mang isipin, pero isa kada araw ang namamatay dahil sa rabies ng isang aso, lalo na sa mga naninirahan sa probinsya kung saan ang ginagamit nilang unang panglunas ay ang bawang o di naman kaya buyo, yung dahon na ginagamit pang tambal para daw mawala ang rabies. Ngunit ang katotohanan dyan, kapatid, ay wala itong bisa laban sa rabies. Minsan pa nga ito pa ang nagiging dahilan upang lalong matrigger ang rabies sa katawan ng isang tao. Ganito ang nangyari. Itago na lang natin siya sa pangalang John, kung saan noon masaya siyang namumuhay kasama ang kanyang pamilya. Isang araw, inutusan siyang umakyat ng bundok para kumuha ng panggatong. At noong pauwi na siya, meron siyang nakasalubong na isang asong naglalaway. Hindi niya na lamang ito pinansin para hindi tumahol at hindi siya habulin. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad at lingit sa kaalaman niya na nasa likod na pala niya ito at sasakmali na siya. Sa pag-atras niya, natumba siya kasama ang dala niyang kahoy at ang aso ay bigla na lamang siyang kinagat sa binti. At noong nakauwi na siya, sinabi niya ito sa kanyang mga magulang na, "Nay, Tay, may kumagat sa aking aso kanina habang ako ay pauwi." Dahil dyan, dinala ito ng nanay sa isang albularyo at doon ginamot ang kagat ng aso. Makalipas ang ilang mga oras, si John ay tila nahihirapan na sa paghinga, nahihirapan sa paglunok at pumipiglas na. Dahil dyan, itinakbo na ito sa ospital at doon nila nalaman na kumalat na pala ang rabies sa buong katawan ni John. Dahil nagpupumiglas na ito at nawawala na rin sa kanyang sarili at gagawin ang lahat makalabas lamang ng silid. Makalipas ang ilang mga araw, na paralisa ang katawan ni John at nawala ng pakiramdam, yun na pala ang hudyat upang malagutan siya ng hininga. Kapatid, alam mo ba na 2 hanggang 10 araw lamang ang itatagal ng isang tao kapag nakagat ng isang asong may rabies, at talagang magsasuffer ng husto ang taong magkakaroon nito? Hindi lamang sa kagat ng aso maaaring magkaroon ng rabies, pati na rin sa pagdila ng sugat ng isang tao, laway na magmumula sa asong may rabies at hilaw na karne galing sa asong may rabies. At sa loob lamang ng ilang mga minuto, ang rabies ay maaaring umakyat sa utak at mula sa utak, kakalat ito pabalik ng katawan. At hindi na mapipigilan pa ang pagbibigay nito ng malaking pinsala sa bawat parte ng katawan. At ang sugat na kinagat ng aso ay mamamanhid, magkakaroon ng trangkaso, biglang pagkabalisa, at darating sa pagkakataon na ang taong nakagat ng asong may rabies ay magiging takot sa tubig. Kaya naman noon tinawag din ang sakit na ito bilang hydrophobia. Makakita lamang sila kahit katiting na tubig ay magwawala sila at maninikip ang lalamunan. Pati na rin sa hangin ay nagkakaroon sila ng takot. Kasunod yan ay ang paggagalaiti sa galit. Kaya naman kapatid, kung may alaga kayong hayop, mabuting iiwas ito sa mga bata. At kung maaari, paturuan ito ng anti-rabies para mas maging safe sa lahat. At kung sakali naman may nakita kayong asong nababaliw, ay ipaalam agad ito sa barangay o sa nakakarami para hindi na makaperwisyo pa.